Hello, magandang hapon. Narito po tayo ngayon para matutuhan natin kung paano maglagay ng nightbot sa ating mga live streaming. Dahil ang nightbot, makakatulong po ito, lalo na kapag tayo ay busy po mag-entertain ang ating mga bisita. Si nightbot po ang siyang papalit sa atin o sasalo doon sa mga bagay na hindi natin nagagawa. So, paano natin gagawin si Nightbot na mapagana sa ating mga live streaming? Pumunta lang tayo sa Google, hanapin natin si Nightbot at ayan po, makikita natin ganyan. Then, mag-login po tayo. Pag na-click na po ang login, dadalhin po tayo sa login papunta sa kung saan natin gustong gamitin si Nightbot. Kapag tayo nagla-livestream sa YouTube, i-click lang natin ang YouTube. At ayun po, pipili tayo kung anong account ng ating YouTube ang gagamitin natin sa live streaming. At doon natin pagaganahin si Nightbot. So, kunwari, napili ko po ang Bicolanang Maestra Oragons para makatulong ko si Nightbot sa aking channel during my live streaming. So, ikiklik ko lamang po siya. Pagkatapos po, ayan po, save ko na siya. Sign in na po sa aking account na Bicolanang Maestra Oragons. Okay, ayan po. Babalik po ako doon sa aking channel para makita po na doon po si Nightbot pagaganahin. So, open ka lang ng next tab, then nandun ka na sa iyong channel. Ayan po. So, ayan na po ang aking channel. Paano ko po ipapasok si Nightbot? Okay. Punta po kayo sa inyong dashboard. Okay, sa ibaba po nito may setting. I-click lang po ang setting. Pagkatapos po, i-click nyo po ang community. Doon po sa community, nakalagay po ang inyong mga moderator na binibigyan nyo ng blue jacket during your live streaming. And then, ilalagay po natin si Nightbot para maging moderator din po siya doon sa ating live streaming. Ayan po, at present, yan po yung aking mga nabigyan ng jacket. Nandyan po siya sa community, kaya every time na papasok sila, may blue jacket na sila, then pwede na silang maging moderator sa aking live stream. Ayan po. So, paano po ba dyan mapupunta si Nightbot? Ito po ang next step nyong gagawin para maipasok nyo po si Nightbot at maging ganap po siyang moderator sa inyong community. Okay, may URL po na hihingin, nandun po kay Nightbot. Babalik po kayo, ang gagawin nyo lang po, copy nyo po ang link na yan. And then, pagkatapos nyo pong makopy from Nightbot, babalik po kayo doon sa inyong channel na may nakalagay na community doon po sa settings. Ipasok nyo lang po dyan si Nightbot. At syempre po, kapag nandyan na po, ayan, nai-enter nyo po at makikita nyo po na yan nga po si Nightbot. Ayan, so, kailangan mag-match po doon sa hinahanap. Tapos, enter na po. Dapat pumasok po at makita nyo mismong nakaganyan po si Nightbot. At syempre, pag naka-enter na po siya dyan, huwag na huwag nyo pong kakalimutan na kailangan, ayan po, makikita nyo siya at i-click nyo po sa baba ang save. Ayan po, kailangan nyo pong ma-save. Once na na-save nyo na, babalik na po kayo sa inyong channel. Pagdating nyo po sa inyong channel, punta na po kayo doon sa
gagawin niyong live streaming. Nasa taas po, kayo po ay ready na po mag-start ng live streaming. Okay, bago po yan, i-check po natin si Nightbot kung ano po yung magiging trabaho niya para mapagana siya. Okay? So, ayan po, una po ay command. So, i-customize po natin ang command natin. Okay, kung halimbawa po, kung gusto nyo po nga si Nightbot i-acknowledge yung mga darating. Halimbawa po, yung kadalasang sinasabi ng nga tao pag pumapasok sa live stream nyo ay thumbsack, kanyari ganon. So, kung lagi pong sinasabi thumbsack, ilagay nyo lang po doon yung word na thumbsack, tapos po, i-copy nyo po yung URL doon po sa message. Kung gusto nyo pong mabanggit yung pangalan ng imemention ni Nightbot, ilagay nyo po dyan open close parenthesis may dollar sign and then URL para po after niya pang after niyang mag-click o mag-kuman ng thumbsack, mame-mention yung pangalan niya po. Ayan po. Tapos, ilagay nyo na po dyan yung message nyo. Halimbawa po, maraming salamat sa pag-thumbsack kay host. So, every time po na may magsasabi po ng thumbsack dan or thumbsack, lilitaw po siya, sasagot po si Nightbot kasama yung create nyo pong message. At dahil nga po may open close parenthesis dollar sign then URL nung nag-mention, mapabanggit niya po yung kanyang pangalan. Halimbawa po, marami pong salamat Michelle Frondoso sa pag-thumbsack kay host. So yun yung every time na lilitaw po kapag ka nabasa ni Nightbot yung command na thumbsack. So, maganda po yan kasi talagang instead na ikaw po yung magre-response doon sa bisita na dumating sa iyong live streaming, si Nightbot na po ang magpapasalamat sa pagtatangsak. Siya na po yung gagawa ng papel na gagampanan mo dapat. Lesser po siya sa iyong trabaho. So, huwag kalimutan na kapag ka na ano na po natin, nagawa na po natin yung message natin, then URL, kailangan po natin siyang i-click ang submit. Dapat pong ma-submit para po mailagay dyan. And then, ganun lang po ang gagawin natin. Halimbawa, may naisip pa po tayong ipagawa, lagi po nating ilalagay add lang po. Tapos, nako-customize din po dyan, ilang seconds, ilang minutes, bago siya lalabas. O every time na naklik yun, ilang seconds po ang kanyang paglitaw or pagsalubong dun po sa nag-command. Ayun po. So, na-adjust po yan. Minimum po ay 5 seconds. Then, isubmit po natin yun para po mapasok po yung ating sinet na oras doon sa paglitaw ni Nightbot. Ayan po. So, kung pwede pong marami yung ating i-create na command. Okay? So, add lang po tayo ng add. Punta naman po tayo sa timer. Ano naman po itong timer? Kapag may gusto tayong i-flex na channel, ayan, mapunta po tayo sa timer at ipapasok lang po natin yung ating yung pangalan ng ating i-flex na channel. And then, yun po yung nakalagay sa taas. Tapos sa message naman po, ano po yung gusto nating gawin? Halimbawa po, please support, ganun po, please support our member. Usually po, ginagamit po yan, lalo na kapag ka-monetize channel na kailangan nilang katulong sa pagbaba ng mga link nung kanilang mga channel, ng mga super chatter, ng kanilang mga member. So, ilalagay lang po natin dyan, halimbawa member natin sila, please support our member.
Kunyari, tapos type natin yung pangalan, tapos search po natin yung YouTube channel nila, punta po tayo kay Google, and then punta po tayo kay YouTube, i-type po natin sino po ba yung channel na ating bibigyan ng suporta. I-search po natin siya. So, kailangan po correct spelling para mahanap natin yung tamang channel. Okay, pag na-search natin na ganyan nga po yung tamang channel, yan po yung i-flex natin, yung makikita niya natin pong link ng kanyang URL or link ng kanyang address, i-copy lang natin. Then, balik tayo doon kay Nightbot at ilagay po natin, i-paste po natin yung channel na ating i-flex. So, kailangan po ma-enter natin yung tamang URL para po hindi magkakamali si Nightbot doon sa kanyang gagawing pagbaba. Tapos, gaano po ba katagal yung interval? So, meron pong pwedeng matagal. Depende po, nakalagay naman po dyan kung every 5 minutes, 6 minutes. Ayan po. So, pwede po natin siyang i-adjust. Depende po sa ating gusto kung gaano katagal siyang ilalabas. Ayun. Okay, na-adjust po siya. So, tingnan po natin pagka okay na po siya. Ayos na po yung ating message, name ng ating channel na i-flex. Okay, at URL, pwede na po natin siyang i-submit. Huwag na huwag pong kalilimutan na yan ay i-click ang submit sa ibaba. So, huwag nyo na pong, pwedeng huwag nyo na pong galawin yung bandang nandyan sa may baba. Basta po, lagi po doon sa may submit, i-click po natin yan. Okay. So, once na na-click na po natin ang submit, okay na po siya. Nakalitaw na po siya doon sa ating mga nagawa. Makikita po natin, pwede po yan i-edit. Pwede po nga i-disable. Pwede po siyang i-enable. Ayan, ayun po. So, depende po. Halimbawa, ayaw na po natin na lumitaw siya, tatanggalin na po natin, pwede naman po nating i-delete. Okay, for the meantime, halimbawa, ayaw nating palitawin. So, for the meantime, pwede natin siyang i-disable. At kapag ka na-disable naman at nagpalit na tayo ng ating isip at babaguhin na natin, enable, click lang po ang enable. Muli po siyang gagana, muli po siyang lalabas doon po sa ating live stream na ibinababa ni Nightbot. Balik na po tayo sa ating channel. Tingnan po natin kung si Nightbot nga po ay pwede nang gumana para magampanan po kung ano yung papel na dapat niyang gawin. Ayan po. So, ayan po, makikita natin during our live stream. So, thank you so much sa panunood. Sana po may natutunan tayo. Okay, don't forget to subscribe Bicolanang Maestra Oragon, and don't forget the bell all. Thank you, thank you. Bye.